maraming maraming salamat po sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga sumusuport sa channel ko. Thank you sa inyong lahat, sa mga nagsusuport at saka sa patuloy pa pong sumusuport. Maraming maraming salamat sa inyo. So excited na ba kayo na marinig yung story ko? This is my true to life story na mga nangyayari sa buhay ko. Gusto ko lang i-share sa inyo. So ang part 1 ng buhay ko mula nung pagkabata ko. Marami kami magkakapatid. Bali, siyam kami, pangalawa ko sa magkakapatid. So, napakahirap ng buhay namin dahil mahirap lang kami. Ang tatay ko isang farmer lang. Tapos, ang nanay ko, naglalabandera lang ako kani-kanino. So, dahil yun, sa hirap ng buhay namin, minsan, pumapasok sa school, walang baon, tinitiis namin yung magkakapatid. Then, yun, pagdating ng Saturday, Sunday, isa ako sa tumutulong sa mama ko na naglalabandera pag Saturday, Sunday sa ibang tao. Parang hindi namin na-enjoy ang life namin nung kabataan namin kasi tumutulong kami sa mga parents namin. Then, meron din kaming palayan tsaka maisan. So, pag Saturday, Sunday, minsan din, pupunta sa palayan para magbunot ng damo. So, minsan naman, sa maisan, sa hapon, pagkagaling sa school, kailangan umuwi ng maaga after school dahil nagtatanim ako ng mga mais. Ako ang laging nakatuka sa mga ganun kasi yung ibang mga kapatid ko, ibang ano rin ang ginagawa. Pero meron din akong ibang kapatid na tumutulong din sa akin mag-ano ng mga maisan. Then, ayun nga. Tapos, naranasan nyo ba guys na ano, sa dami namin magkakapatid minsan na kumakain kami ng almusal mais, tanghalian minsan mais, naranasan nyo ba yon? Or minsan saging na nilaga, minsan hindi pa hinog ah, minsan hilaw pa yung saging nilalaga na namin. So, grabe ang pinagdaanan ng buhay namin nung kabataan pa namin. Tapos minsan, naiiyak ako pag nakita ko yung parents ko na minsan kulang sinasayang namin. Pinibigay ng magkulang namin sa amin. Kahit hindi sila makakain, basta makakain lang kami. Grabe yung sakripisyo din ng parents namin. Dahil sa dami naming magkakapatid. Napakasipag ng tatay ko. Pero napalaki kami ng maayos at nakapagtapos ng high school mga kapatid ko. Pero dalawa lang kami sa siyam namin magkakapatid, dalawa lang kami nakapag college dahil nga sa hirap ng buhay. Ako nung nasa Maynila na ako, pagka-graduate ko ng high school, pumunta ako ng Maynila, nagtrabaho din. Tapos ginawa ko noon para makapag, kasi gustong-gusto ko makapag-aral ng college. Pinaaral ko yung sarili ko. Nagtatrabaho sa araw, nag-aaral sa gabi. Pero 2 years lang yung nakayanan ko hanggang dun lang. Computer secretarial yung kinuha kong course. Pero yun nga, sa awa ng Diyos, nakapag-trabaho din ako sa opisina, kahit papano. Pero napakaliit pa rin ang sweldo. Tapos, yun nga, dahil sa harap ng buhay, akala ko, 22 years old pa lang, umihigit noon. Sabi ko, mag-asawa na kaya ako kasi akala ko ang buhay na isawa ay makatulong yung gumanda yung buhay ko. Yun nga, ang nag-asawa ko, nagkaroon ako ng dalawang anak na kambal, puro babae. And yun, ang hirap pa rin ng buhay. Ang hirap pa rin pala ng buhay may asawa. Kasi ang dami mong responsibilidad. Nakakapagod din pala. Akala ko magkakaroon ka lang ng katuwang sa buhay kapag meron ka ng asawa. Pero mali pala yun. Yun, makatira pa rin kami sa squatter. Nagdala na kami ng bahay. Ang hirap, kulang pa rin yung halos kulang pa rin yung sinasahod ng asawa ko sa amin. Kasi siyempre may mga nagkakatas yung mga anak ko, dalawa pa. Tapos magtrade na kami ng bahay. Ang hirap, kulang na kulang. So,
hindi ako makapag, ano no, makapagtrabaho dahil nga nag-aalaga ako ng mga anak ko. Ang ginagawa ko nun, nag-ano ko naman ako, ano na lang, sideline-sideline para makatulong sa husband ko kasi ayaw ko yun din na wala akong ginagawa. Parang sanay na yung katawan ko na laging busy. Ginagawa kong busy yung sarili ko. Nagbebenta na ako ano-ano. Naranasan ko pa nga magpataya dati ng inding. Ituan ko ako pag walang tumatama kasi yung ano, yung kita sa akin, siyempre, pambili namin ng bigas, makakatulong sa husband ko. Ayun nga. Masaya naman yung family namin, kahit mahirap lang. Yun, habang lumalaki yung mga anak namin, na subaybayan namin ng maayos. Pero nung 3 years mahigit na yung mga anak ko, dahil nga sa hirap ng buhay namin, gusto ko silang maganda, magbigyan ng magandang buhay, nag-decide ako na mag-apply ng magtrabaho abroad para mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ko at matulungan yung husband ko. So, dito lang muna. Hanggang dito lang muna, guys. Abangan nyo yung susunod na kabanata ng buhay ko. Buhay OFW po. Ikukwento ko po sa inyo yung mga naranasan ko as OFW. Okay, maraming salamat for watching my video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share and subscribe at paki-click yung notification bell. Huwag niyo pong kalimutan dahil po pag na-hit na po yung 100 subscriber, mabibigay po ako ng 100 GCash giveaway sa mga solid subscriber ko po. Mag-comment po kayo sa mga videos na i-upload ko para alam ko po kung sino yung mga solid subscriber ko talaga. Maraming salamat for supporting my channel. Thank you po and God bless you all.